si Sally ang iyong storyteller. Ngayon ay araw ng mga bayari. Kaya ngayon, ikwentuhan ko kayo ng kwento nila Jose Rizal at Andres Bonifacio. Pamagat ng librong ito ay Dalawang Bayani ng Bansa. Ito ay inilabas ng Adarna House. Dalawang Bayani ng Bansa. Si Jose Rizal at Andres Bonifacio ay gumanap ng mahalagang papel sa paggamit ng kasaring lands ng Pilipinas. Bagaman, ipinanak si Jose sa maranggiang pamilya sa probinsya, habang si Andres ay ipinanganak na panggitnang uri sa Maynila. Marami silang katangian na magkatulad. Pareho silang masigasig mag-aral at may malalim na pagmamahal sa bayan. Sapagkat nabuhay sila sa parehong panahon. Ang kanilang mga aksyon ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa buhay ng isa't isa. Masasabing ang kalayaan na tinatamasa ng mga Pilipino ngayon ay bunga ng kagitingan at kabayanihan ni Jose Rizal at Andres Bonifacio, mga ama ng lahing Pilipino. Hoy niya 1861 nang isinilang sa Calamba, Laguna si Jose Rizal. Pampito siya sa 11 anak ni na Francisco Mercado at Teodoro Alonso. Teka lang! Bakit yung mga magulang ni Rizal, hindi Rizal ang apelido? Mercado? Sige, balikan natin para malaman natin, ha? Ang mga Mercado ay nakatira sa isang bahay na bato na may aklatang may halos 1,000 libro. Si Donna Lolay ang kanyang ina, ang unang guro ni Jose. November 13, 1863, nang isinilang sa Tondo si Andres Bonifacio. Panganay siya sa 6 na anak ni Santiago at Catalina Bonifacio. Ang mga kapatid niya ay sina Procopio, Sergio, Truadio, Esperidonia at Maxima. Wala pa raw 5 taon si Jose nang marunong na siyang magbasa at magsulat. 7 taon lamang siya nang unang sumulat ng tula. Tungkol sa pagmamahal sa sariling wika, ang tula. Alam niyo ba kung anong pamagat ng tula? Pamagat ng tula ay sa aking mga kababata. Doon niya din sinabi ang sino man ang di magmahal sa kanyang sariling salita ay mas sigit pa sa hayop at malansang isda. Bukod sa pagbabasa, mahilig din siya maglaro ng karilyo at gumuhi. 14 na taon si Andres nang naulila sa magulang. Kaya halos katumbas lamang ng 2 taon ng high school ang naabot niya sa pag-aaral. Pero bukod sa mahilig siya sa pagbabasa, mataas din bumukas na ng Tagalog si Andres at marami ang hanga sa kanyang sulat kamay. Na mag-aral sa Ateneo, Rizal ang ginamit na apelido ni Jose sa halip na Mercado. Nasangkot kasi ang kuya Pasiano niya sa kaso ni Padre Burgos noong 1872. Kaya pala, si Jose Rizal ay Rizal ang kanyang apelido kasi ayaw niyang maugnay sa kuya Pasiano niya. Balikan natin yung kwento. Sa Ateneo, nagamit si Jose ng mataas na grado. Nanalo rin siya ng premyo sa pagsusulat. Kahit hindi mataas ang pinag-aralan, sinikap ni Andres na turuan ang sarili. Natuto siyang magbasa ng Espanyol at kaunting Ingles. Basa siya ng basa ng mga libro gaya ng mga nobela ni Jose at yaong tungkol sa batas, kasaysayan at medisina.
tinuruan din niyang magbasa ang mga kapatid, lalo na ang mga kapatid na babae. Libangan din ni Andres ang pagkanta. Paborito niya ang mga awiting Trubador, La Constanza, at Abanico. Nagkasundo sila ni Pasiano na siya ang mag-aral sa Europa. Si Pasiano ang tustos sa kanya at mga ngasiwan sa kabuhayan ng pamilya. Nagkasundo rin at nangako sila sa isa't isa na parehong di mag-aasawa. Dahil sa pagbabasa, maraming natutunan si Andres sa simpleng panggagamot. Itinuro rin siyang manggagamot o herbolaryo ng kanilang mga kapitbahay. Siya ang takbuhan ng mga simpleng karamdaman tulad ng bukol, trangkaso at ubo. Dami niya palang nagamot. Sa Madrid, nag-aral si Jose ng medisina. Kasama ang iba pang estudyanteng Filipino at mga ipinatapon sa Espanya. Naging tagapagtatag din si Jose na pahayagang La Solidaridad. Mga bata, sabihin niyo ngayon yung La Solidaridad. Sabayan niyo ako ha. La Solidaridad. Kayo naman. Mabuti kung nagawa niyo ito. Balikan na natin ang kwento. Naglahala ito ng mga artikulo tungkol sa Pilipinas. Para buhayin ang mga kapatid, tulong-tulong sila sa paggawa ng mga tungkod at pamaypay. Inilakos ni Andres ang mga tinda sa patio ng simbahan para madagdagan ang kita niya. Pumasok din siyang mensahero sa Fleming and Company. Naging bodigero rin siya ng Fresnel and Company. Noong 1887, nasulat niya ang nobelang Noli Mi Tangere. Binatikos ng nobela ang pag-abuso ng mga praile sa Pilipinas. Mga bata, alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng praile? Ang praile ay mga kastilang pare. Ipinuslit ang mga kopyan ng Noli Mi Tangere sa bansa. Tinuturing si Jose ng kaaway ng mga praile. Pati ang pamilya niya ay pinag-initan. Pero sinundan pa niya ang Noli Mi Tangere ng isa pang nobela, ang El Filibusterismo. Isa sa iniingatang aklat ni Andres ang Noli Mi Tangere ni Jose Rizal. Nang magpulong si Jose para itatag ang La Liga Filipina, isa sa mga dumalo ay si Andres. Pero hindi nagtagal ang liga dahil ipinatapon si Jose sa dapitan. Nahikayat si Jose ng pamilya na huwag mo na munang umuwi ng Pilipinas dahil sa reaksyon ng kanyang mga isinulat. Itinuring siya ng kanyang mga kaaway bilang erehe at subversibo. Nagpasya si Jose na sa Hong Kong muna manatili. Muli nagsama-sama ang pamilyang Rizal sa Hong Kong. Habang nandoon, nakilala si Jose bilang mahusay na doktor sa mata. Gabi na, Hulyo 7, 1892, nang itinatag ni Andres kasama sina Ladislao Diwa at Teodoro Plata ang katipunan, isang lihim na kilosan. Hindi tulad ng kilosan ng mga nakapag-aral na Filipino na humihingi lamang ng reforma o pagbabago mula sa Espanya. Layunin ng katipunan ang paghiwalay ng Pilipinas mula sa Espanya. Nang tuluyang magbalik sa bansa si Jose,
Humarap siya sa gobernador general para sagutin ang mga paratang at batikos sa kanya. Samantala, ilang bayan sa gitnang Luzon ang pinuntahan niya para itatag ang La Liga Filipina. Dahil limang kailusang lubhang maingat ang Katipunan sa pagtanggap ng mga kasabi. May tatlong tanong na ipinasasagot. Una, ano ang kalagayan ng Pilipinas bago dumating ang mga Espanyol? Pangalawa, ano ang kalagayan ngayon? Pangatlo, ano ang kalagayan sa hinaharap? Sa simula, mabagal ang pagdami ng mga miyembro ng Katipunan. Sa isang pulong ng Liga sa Maynila, dumalo si Andres Bonifacio at naging kasabi ng asosasyon. Pero hindi sila nagkakilala ng personal ni Jose. Sa pagbalik ni Jose sa bansa, nagpakana ang mga kaaway niya. Nawal siya ng bintang. Nago ng Katipunan ang paraan ng pagtanggap ng mga kasabi. Nang maging miyembro si Emilio Jacinto, siya ang naging patnukot ng pahayagan. Nang malathala ang kalayaan, bumilis ang pandami ng mga kasapi ng Katipunan. Tumanggap din sila ng mga kasaping babae. Ang may bayan ni Andres, si Gregoria de Jesus, ang naging tagapagtago ng mga dokumento at armas ng Katipunan. Pinatapon si Jose sa dapitan habang mahimpit na minamanman ng mga Espanyol. Nagpatayo si Jose ng maliit na ospital at paaralan sa dapitan. Dito rin niya nakilala si Josephine Bracken na lumawas ng dapitan kasama ang ama-amahang nasa bingit ng paggabulag. Tutunman ang pamilya, nagsama sina Jose at Josephine kahit hindi kasal. Sinasabing nagkaanak sila, bagaman hindi nagtagal ang buhay ng kanilang panganay. Dahil sa pagdami ng mga katipunero, naghinala ang mga awtoridad. Samantala, maraming miyembro naman ang nainip sa pag-aalsa. Napasya si Andres na konsultahin si Jose na nakapiit doon sa tapitan. Pero tutol si Jose na simulan ang revolusyon hanggang kulang at sama armas at hindi pa handa ang bayan. Buwan ng Agosto 1896 nang matuklasan ang Katipunan. Marami ang hinuli, kinulong at pinahiraman. Kahit tag-ulan, nagpulong ang natirang miyembro sa Balintawak. Nagpunit sila ng sedula bilang tanda na kakahandaang magrebolusyon. Nilunsad ng Katipunan ang himagsikan. Nang sumiklab ang himagsikan sa Cuba, nagbolentaryo si Jose na nagmagsilbing doktor doon. Nasa barko na si Jose nang sumabog ang revolusyon sa Maynila noong 1896 sa pamumuno ng mga Katipunero. Nadawit ang pangalan ni Jose sa himagsikan ng Pilipinas. Habang naganap ang mga labanan, nagpunta si Andres sa Cavite para ayusin ang gulo ng dalawang kampo ng Katipunan, ang Mandalo at Mangdiwang. Dahil listado ang mga Katipunan, nagpasya sila kung paano pamumunuan ang revolusyon. Nahalal ng presidente ng Republican si Emilio Aguinaldo. Nahalal din kalihim na panloob si Andres. Pero nainsulto siya sa mga pangyayari. Kaya ipinawalang-bisa ni Andres ang pulong. Lumayo siya, ngunit ipinahuli rin ng pamahalaan ni Aguinaldo. Mabilis na nilitis si Jose
at hinatulan ng kamatayan. Noong December 30, 1896, binaril si Jose sa Bagong Bayan. Di naglaon, itinuturing siya ng mga Pilipino bilang pambansang bayani at kinilalang ama ng bansa. Sinasuan si Andres ng pagtataksil sa Republika. Matapos litisin, hinatulan si Andres ng kamatayan. Noong Mayo 1897, dinala siya ng grupo ni Lazaro Macapagal sa Bundoktala at Pinaslang. Hanggang ngayon, patuloy na mas salimot na usapin ang sinapit ng ama ng himagsikan. Tunay nga dakila si Rizal at Bonifacio. May pinagkakaiba man, pareho pa rin nilang binuwis ang kanilang buhay para sa atin. Kasama nila, pinasasalamatan na din natin ang mga frontliners ngayong pandemya. Salamat po sa inyong sakripisyo. Mabuhay kayo! Salamat po sa panonood itong video na ito. Please like and subscribe. For more videos, please click the notification bell. Pa-shoutout po sa Bondad's Key TV. Mag-subscribe na din po kayo sa channel niya. Napakaganda po. Marami po kayo mag-discover. Hanggang sa muli! Paalam!